today, napag-utusan na ako ni Daddy. Anyways, tapos ito, sabi ni Daddy, lagyan ko ng butas sa may puwetan ng baso. So, ayan. Okay? So, ganon. Kasi dito niya itatanim yung ating mga seedlings. Okay, so ayan na po. Hinalo na natin yung potting mix sa water. Okay. Ayan ang buhay bukid dito sa Amerika. So yan yung ano, Miracle Grow potting mix. Ayan, so inaano din ni Daddy itong isa pang potting mix. Ayan. So, yung mga nasa US po, ganito rin po ang pwede ninyong gawin. Medyo mahal lang kung titingnan kumpara sa bibili na po yung naka, ano na ng medyo malaki na. Daddy, oh. Yun. Ayan. Okay. Hindi lang naman sa Amerika. Kahit saang bansa kung nasaan man kayo, hindi ko lang alam kung gaano kamahal yung mga ganito dyan sa lugar ninyo. Pero it's worth it naman. Okay, ngayon kukunin na ni Daddy yung ating mga germinated seeds. So, tingnan nyo itong tanim ni Daddy. Oh, di ba? Yan, obviously, kamatis yung pangatlong row. Tama, Daddy? Mm-hmm. The rest, ewan ko. Pero may cheat sheet naman si Daddy eh. Saka nilagyan niya ng mga markings. Yan, o. Oh, katulad niyan, BT. Ano yung BT, Daddy? Ngayon, naglalagay na si Daddy ng lupa sa red cap. Ganon. Tapos, itatransfer niya yan. Mga halaman, mga gulay doon sa red cap. Diba? So, ayan. Kumuha na si Daddy ng isang tanim natin doon. Ngayon, tinitinan ni Daddy kung 99. Dalawa ba yan? Yan ang aming little farmer. Yan. Like goof, the goof guy. Alright, so panoorin natin si Daddy. This if they was just putting one seed, but I put two seeds in each because yun, sabi ni Daddy, dalawa kasi yung buto na nilagay niya, so paghiwalayan niya din sila. Don't force it, just do it gently so the roots will stay intact. And then isasaw-saw sa tubig. To loosen up the dirt. Oh, to loosen up the dirt. Sa atin, mura lang to. It's like 10 pesos. You don't have to do this. You even have the seedlings. It's free. Yan na. So, ngayon, iwalay na. Yun
ilalagay sa gitna. Guwapo naman, let me see. Wow! Super Mario! Ayun. So, lahat yan, ganun ang gagawin nating proseso. So far, nakaka-apat na si Daddy. And the rest will be a history. Okay? Video ko na lang ulit kung ilan ang kalalabasan ng ating mga germinated seeds. So, diba? Ayan. Tingnan nyo naman. Nakaka 1, 2, 3, 6, 12, 18, 19 pa lang si Daddy. Pero mahigit na yun sa 19. Ngayon, itatransfer natin yun dito sa box na ito para bukas ilalagay na natin siya sa initan. Yung direct sunlight. Ayan. Malapit nang matapos. Yung aming little farmer, nagbahay-bahaya na sa kanyang swimming pool. Nanulog ng Winnie the Pooh. Ayan. Diba? So, ang ganda ng panahon, guys. Oh. Diba? Beautiful. Yeah. Ang gulo. Ayan. So, kakatapos lang namin na mag-repotting. So, andito ako ngayon sa gilid ng aming garahe at dito namin inilagay. Dahil mamayang gabi ilalagay natin ito doon sa parang cart na may gulong at isa-isahin natin yan doon ilalagay. So, tsatsagain natin itong papaarawan sa umaga mula sa hapon and then sa gabi ipapasok dito sa garahe. So, ito kasi yan, nasa maliit na box na yan, nasa 20 plus na yan. Tapos ito, 2, 4, 6, 8, kulang-kulang 30 na ito. So I think nasa 100 itong nagawa na eh, daddy ninyo na ano, na mga seedlings ng kamatis, talong, at sili. At yung iba dito, iuwi namin sa California para naman kay mother-in-law. Okay? Alrighty. Ayan guys. So, hinakot na namin. Okay. Right now is mga 6:30 ng gabi. Which is medyo may araw pa naman sa Amerika. Okay? Nakabox siya. At andito na rin siya sa aming cart. Yan. Then bukas, alas 10 ng umaga, ilalabas na naman siya. Araw-araw hanggang ma-fully establish ng ating mga pananim ang kanilang mga ugat sa lupa. I mean, dito sa lupa na nasa Radka. Okay? Ito naman po yung isa dahil hindi kakasya doon sa aming ano, cart. Ayan. Okay, so hindi masyadong malamig ang panahon. So nandito lang sila sa aming loob ng garahe. Ayan. Ayan.